Una po sa lahat, gusto ko po munang bumati sa lahat na naririto ng mga tao ng isang magandang hapon. Hindi ko alam kung paano ko sisimula ng lahat. Kaya ang aking pakiramdam ngayon ay punong-puno ng galak, pero mayroong halong kaba. Alam nyo yun kung paano yung kaba na yun. Dahil ako'y kinakabahan. Siyempre, ako'y kinakabahan dahil siguro naman ang lingit sa inyong kalaman, lahat tayo ay mga magulang na rin ngayon. Wala tayong ibang hinahangad kundi ang kagandahan ng ating mga anak. Ngayon, mayroon akong anak na bagong kasal. Hindi ko alam kung ano ang tatahakin nilang buhay sa kanilang pagsasama. Kaya nadoon ang aking kaba. Pero ang lahat ng iyan ay binibigay ko sa inyo. Sa dami ng tao na nakikangay umattend ng kasal ng aking anak, isa kayo sa mga saksi. Sabi nga raw, kapag maraming saksi, nakakasigurado ang panalo kapag tayo may kaso. Kaya nasa inyo lahat. Siguro kung sama-sama tayong mananalangin sa Panginoon, ay magiging maganda ang takbo ng buhay ng mag-asawang ito. Dumating na ang sandali, ika nga sa una, dumating na ang sandali ng kabanata ng kanilang buhay na dito natatapos ang lahat. Ika nga yung sinasabi ko na matatapos ang lahat, yung buhay pagkabinata, buhay pagkadalaga. Ibig kong sabihin, dapat wakasan na ang lahat. Hindi yung mag-asawa na, feeling binata pa, feeling dalaga pa. Ngayon, ron-ron, may-may. Matagal ko itong pinag-isipan. Mayroon akong iiwanan sa inyo. Siguro napakasimpleng bagay. Iisipin ninyo, baka ito kung saan ko lang pinulot. Walang kwenta. Pero kung iisipin ninyo lahat, ito ay makabuluhan. Isa-isa kong tutukutin sa aking bulsa. Bato. Unang bato, may pangalawang bato. At mayroon pang isang bato. Saksi yang tatlong batong yan. Ngayon ibinibigay ko sa inyo, may-may, ron-ron. Yan ang simbolo ng inyong pagsasama. Meron akong sasabihin sa inyo. Ang tatlong batong yan ay kung sa ihahambing natin sa probinsya. Siguro naman ay lahat tayo dito, karamihan ay taga-probinsya. Yan ay yung tatlong tungko. Kung alam niyo kung ano yung tungko. Sino nakakaalam ng tungko? O di ba yan yung tatlong bato?
Unang-una, yung bato na ipakikita. No. Yung ipakikita ko sa inyong bato, tandaan ninyo may mayroon ron. Ito ang sinasabing tiwala. Kailangan ng isa, importante sa mag-asawa ay yung pagtitiwala. Tandaan ninyo yan. Kapag ang isa sa inyo ay walang tiwala, ika nga hindi magtatagal ang inyong samahan. Mababalitaan na lang kayo, eh hiwalay na. Pangalawa, pangunawa. Alam ko ang isa sa inyo, mayroon mga bagay na sa akala ninyo siguro ay laging kayong tama. Ang kailangan ay pangunawa lang. Unawain mo, mag-unawaan kayo. Mag-unawaan ang bawat isa. Dahil kung hindi nyo mauunawaan, sira ang inyong relasyon. Sinasabi ko sa inyo yan, 100%. Pangatlo, ay yung katapatan. Katapatan ng mag-asawa. Kahit nasa malayo ang inyong mga trabaho, kailangan maging tapat kayo. Dahil walang nagbabantay sa inyo. Huwag niyong ipairalin sa inyong mga kaloob, sa inyong isip, yung tinatawag na panibugho. Alam ba ninyo, panibugho? Tumingin lang yung asawa mo sa kabila, sasabihin na may pumapaling na yung paningin. Iba nga nagsisilos na. Yan ang ayaw kong sasabihin ninyo. Dahil ang tatlong batong ito, kapag isinalang ninyo ang inyong mga pangarap, ang inyong mga pinag-ipunan, at mayroon diferensya din sa tatlong batong yan, magiging problema sa nakasalang, magtatagilid yan at tataob. Lahat ng inyong pinag-ipunan, mawawala lahat. Gusto ba ninyo mauwi sa lahat yun? Kaya, yan ang tandaan ninyo. Walang magulang na hindi naghahangad na maganda para sa kanyang anak. Kaya, ang lahat ng iyan na sinasabi ko sa inyo, tiwala, pangunawa, at katapatan, makakamtan lang ninyo yan sa tulong ng itaas. At sana patnubayan kayo ng buong may kapal. At sumain nyo lahat ang ikang ay kagandahan ng buhay. Maraming salamat sa inyong lahat.